So, ayun guys. What's up, mga trops? So, magbigay tayo ng reaction dito. Requested to ngayon sa akin, no? Supporters ni... Sino ba to? Nakalimutan ko pangalan. Basta yung jowa ni Aura. Ex-jowa ni Aura, no? So, bago ko magsalita, magbigay ng komento, gusto ko lang sabihin na, alam mo bang patulog na ako? Nakahiga na ako. Yes, nakita ko tong video mo. Nanggigil ako. Nanggigigil ako. Kaya ito magbibigay tayo ng reaction. Pero yun, gusto ko lang itanong, una, anong ugnayan mo sa tao na yan? Bakit dinedepensahan mo? Pangalawa, bakit dyan ka sa, ano, sa TikTok nagbibigay ng komento? Dyan ka kumukuha ng itsura sa TikTok? Ano, para masabi ng puti? Kaya ko din yan eh. Oh, diba? Nakakaganda lalaki, nakakapinis, nakakapresh. Pero bakit dito ka nga ba sa TikTok? Nabibigay ng komento. Diba? Doon na. Balik tayo doon. Balik. Ang normal. Oh, diba? Pag mag-video ka, dapat yung normal ka. Ganyan lang. Diba? Para masabi. So, eto na nga guys. Balik na tayo sa usapin natin. Painggan mo natin yung reaction niya. No? Yung mga sinasabi niya bago tayo mag-react. Ito ko, hindi para kampiyansya. Nandito ko hindi para sabihin tama siya. Nandito ko dahil ako po yung tipo ng tao na naniniwala na kahit anumang bagay yung pagkakamali mo, hindi mo deserve na ituring o hindi mo deserve na ma-discriminate ng sobra-sobra. Yes, siguro nagkamali siya. Yes, siguro may nagawa siyang hindi tama. Pero hindi niya po deserve sabihan ng mga masakit na salita ng paulit-ulit. Hindi na po kasi siya okay. Hindi na po kasi siya tama. Pambubuli na po yung ginagawa po ninyo. At ano po yung pinagkaiba ninyo sa maling nagawa niya, yung pambubuli po ninyo? Halos pareho na lang po yun. Nananakit na po kayo ng damdamin. Hindi po porkit nagkamali ang isang tao, is deserve niya ng ituring na less. Hindi niya po porkit nagkamali, deserve na po niyang i-discriminate. Kung kayo man po yung nasa kalagayan niya, tingin niyo, okay lang kung ma-discriminate din kayo dahil nagkamali kayo. So, ayun. Diba? Nakakainit ng ulo yung mga pinagkasabi na ito ng tao na to. Unang-una, bakit mo sasabing hindi niya deserve ang madiscriminate ng paulit-ulit? Ikaw ba napanood mo o nabasa mo yung trend na ginawa? Hindi niya deserve madiscriminate ng paulit-ulit. Eh, natanong mo ba sa sarili mo kung ikaw ay napanood mo yung issue nila na kumakalat ngayon? Ilang beses ba siya nanloko? Take note sa magkakaibang tao. Tapos ngayon sasabihin mo hindi niya deserve ang madiscriminate pa paulit-ulit. E paulit-ulit nga siyang gumagawa ng kalokohan para makuha niya lang ang gusto niya. Nang gagamit siya ng tao. Kaya huwag kang tanga. At kung sa tingin mo wala akong pinagkaiba sa kanya, tatanggapin ko. Okay lang. Ibubuli ko siya ng ibubuli. Ididiscriminate ko siya ng ididiscriminate. Sinong may pake? Kasi para sa akin deserve niya yun. At di mo pwede sasabihin na walang pinagkaiba. Dahil unang-una, gumawa siya ng kalokohan. At ito yung consequences na dapat niyang tanggapin. Diba? Ito yung consequences sa mga ginawa niya. At kung ano yung naririnig niya sa tao, deserve niya yun. Dahil hindi isang beses, hindi dalawa, hindi tatlo. Sigurado kung mas marami pa. Kaya paano mo sasabihin hindi niya deserve? Diba? Ang madiscriminate. Ano bang ugnayan mo sa kanya? Magkano ba, girl? Magkano? Waiting ka ba sa kanya? Akala mo siguro, pag pinagtanggol mo siya, lalapit ang loob niya sa'yo. Huwag ganon. Huwag ka mali-mali. Hindi mo po pwede kukonsente ng isang tao sa mali niyang ginawa at ginagawa. Ang dapat dyan, leksyon. Sino magbibigay ng leksyon sa kanya? Diba? Siyempre, yung mga taong nakakaalam ng kwento. Yung mga taong nalaman ng kwento niya. Yung mga taong nagbulgar sa kanya. Tayo, na kahit ayaw natin makialam, eh ginugusto natin. Kasi nga, mayroon siyang maling ginagawa. At hindi sapat ang sorry lang. Diba? Hindi sapat ang sorry lang sa lalim ng ginawa mo sa kanya, sa kanila. Sa tatlong tao na yun. Ayun pa lang ang nasasabing involve. Mali pa natin kung meron pa. Diba? Ikaw naman na walang alam at nagbibigay ng komento diyan sa video mo. Ayusin mo naman. Eh mukhang wala kang nalalaman eh. Diba? Ano bang inaasahan mong kapalit pagkatapos mong magbigay ng magandang komento para sa tao na yan?
ano, sabihin mo na, baka magkusa na yan. Diba? Nakakagigil ka eh. Pinagtatanggol mo yung taong gumawa ng mali. At paulit-ulit na ginagawa. Diba? At hindi ko po gustuhin lumagay sa sitwasyon niya. Dahil unang-una, ayokong gumawa ng ganyan. Hindi ako gagawa ng ganyang klaseng kalokohan. Okay, ikaw na lang ang lumagay para maranasan mo. Magiging number one pa ako na mag-discriminate sa'yo, na mambubuli sa'yo. Hindi ko sinasabi tama ang mambuli na. Pero sa ginawa niya, nagiging tama eh, para sa akin. Nagiging tama. Deserve niya yun. Tandaan mo yan. Huwag kang bida-bida. Tsaka next time pag may video ka, sa camera ng cellphone mo. Huwag sa TikTok. Okay, girl.